Inay, bakit pati ang inay? Napasok dito, inay. Hindi sumama sa kanya si inay. Pero hindi ako naniniwala at sinundo nga siya ng itay. Nay, usapan na kami ng itay ah. Yun na nga eh. Kausapin mo uli siya. Pilitin mo siyang sunduin niya si inay. Makikinig yun sa'yo. Okay, sige. Ako nang bahala dyan sa problema kay inay. Pero sa ngayon, Mara, kailangan asikasuhin muna natin yung problema ng itay eh. Mara, hindi siya dapat madiin sa mga nangyayari na to. Masyado na siya masama sa mga tao umaampun sa atin. Ako nang bahala. Alam ko nang gagawin ko. Maaga po siyang umalis. Nagpaalam kay Chabina. Hindi nga po nakapagsabi sa akin eh. Saan daw ba ang punta niya? Eh, ma'am, umuwi po sa kanila pero babalik din po daw siya kaagad. Eh, kasi po ma'am, hindi pa po umuwi si Aling Susan sa kanila. Ano? Hindi pa umuwi ang nanay ni Mara? Bakit? May problema ba sila? Eh, ma'am, siguro hindi pa po ninyo alam. Eh, hiwalay na po si Aling Susan tsaka si Mang Gary. Ha? Teka, teka. Kailan pa nangyari yun? Ma'am, matagal-tagal na rin nga po, ma'am eh. Kaya nga pag umuwi si Mardo, yun po ang inaayos niya. Pero ma'am, nangako po si Mang Gary na susundoy niya si Aling Susan. Pero pagdating nila sa kanila, eh hindi pa rin nakasama ang nanay ni Mara. Teka, sandali. Eh, hindi ba si Susan nagdadalang tao? Opo, ma'am. Kaya masyado nag-aalin na si Mare. Opo. Ito talaga si Gary, ni walang kaamor-amor sa kanyang asawa. Na hindi malaman niya inisip yung kalagayan ni Susan? Eh, ma'am, ang sabi po sa akin ni Mara, hindi po si Mang Gary ang nakipaghiwalay, kundi si Aling Susan. At si Aling Susan din po ang kusang umalis at hindi ayaw na rin pong makisama kay Mang Gary. Ano sabi nila? Nakakita ba si Risa? Hindi mo naliligaw dito si Risa eh. Ano? Hindi daw dito nagpunta. Eh kung saan, hindi raw nila alam eh. Sa baba, maaari niyang puntahan na at maaari natin sundan. Halos napuntahan na natin lahat ang posibleng lugar na tinuluyan ni Risa. Pero walang nangyari. Eh bakit hindi pa tayo umuwi? Besting, pwede ba? Ha? Kung ayaw mo sumama, huwag ka sumama. Hindi naman kita pililit na sumama sa akin, di ba? Kung gusto mo umuwi, umuwi ka na! Kado, sa isang banda, may katwira si Besting eh. May katwira siya eh. Bakit? Ba't hindi natin gawin eh? Asikasuhin natin, dapat natin asikasuhin. Trabaho, marami na trabaho! Simeon, walang pakialam ang trabaho sa paghahanap natin. Ang trabaho, makakapag-antay. Pero ang paghahanap ko kay Risa, hindi! Kung ayaw niyo ako samahan, iwan niyo na lang ako. Bigay mo sa akin address na maaaring niyang puntahan. Dali! Samahan na natin. Sama din pala kayo. Sabi ko na nga ba, babalik ka ngayon eh. Ang itay. Hindi umuwi. Kanina ko pa nga siya hinihintay. Pinagluto ko na nga siya ng almusal. Halika, kumain ka na muna. Tapos na kumain eh. Wala ka bang ibang kasama dito? Wala. Bakit? Anong aras ka na naka-uwi dito kahapon? Gabi na. Kung di pa nga ako niyaya ni Mr. Green, baka hanggang ngayon di pa ako naka-uwi. Natakot kasi ako sa itay mo eh.
Sinong inabutan mo dito nung dumating ka? Wala. Pumasok ka na ba sa kwarto ng itay? Oo, naglinis pa nga ako dun. Pero may napansin ako mga dumi. Sinabi ko na nga kay Miss Legring eh. Parang may mga taong pumasok dyan. Bakit, Mara? May problema ba? Samahan mo ako sa loob ng kwarto ng itay. Nayahanapin tayo. Bilis! Napaka-sexy na rin nagdaba. Oh, eto na yung mga marurumi kong damit. Tama ko na dyan sa marurumi yung damit. Pambihira naman, oh. Lalaban natin lahat yan. Kamo na. Nagpareklamo ka na reklamo. Eh, sabi mo, lahat ng marurumi natin damit. Oh, yeah, kinuha ko na. Eh, Lester naman, oh. Hindi naman talaga tayo labandera. Tsaka isa pa, bakit natin pinapahirapan ng ganito sarili natin? Ay, nako, teka nga. Alam mo, ikaw talaga, Carlos, hindi pa nga tayo nag-umpisa, puro ka na reklamo dyan eh. Eh di ko parang walang problema kahit na kung ano lang ang matapos nating laban ngayon. Eh di hanggang doon lang tayo, di naman natin pipilitin, ano? Eh bakit? Effective ba itong ginagawa natin? Bili ba ang mami at daddy mo? Ay nako, alam mo, kay effective o hindi, wala na akong pakialam doon eh. Basta't gumawa tayo. Teka nga, bakit ba pa niya ang reklamo mo, ha? Kung ayaw mo itong ginagawa natin, pwede ka naman umalis dito, iwanan mo lang kami ni Lester dito. Reklamo. Hindi naman ako nagreklamo, eh. Hindi naman nagreklamo, ano yan? Teka nga muna, maaga raw umalis si Mara. Nilakad ba niya yung usapan niya? Oo nga eh, inalam niya kasi kung ang talagang tunay yung nangyari. Magagawa ba ng tatay mo yun? Ang kidnapping ng mga barkada mo? Ano ka ba, Lester? Pwede ba isara mo nga yung bibig mo? Kahit ka napaka-chismoso talaga nito. Alam mo, hindi ganun kasama ang itay ko. Napapag-iitan naman siya ng lamera na yun eh. At saka alam niyo, papatunayan ko sa kanila. Hindi ang itay ko mapapaya, kundi sila. Ano bang gagawin mo sa mga susi niya, Mara? Talaga bang susi ng itay to? Oo, madalas ko nakuwent sa mga pantalon ng itay mo kapag nilalaban ko eh. Saan daw niya ginagamit to? Hindi ko alam eh. Pero ang dinig ko, mga duplicate daw yung mga susi niyan. Bakit? Karen? Huwag mo masabi-sabi kay itay na kinuha ko itong mga to, ah. Pero huwag ka maglala. E, babalik ko din naman kagad, eh. Sige, alis na ako. Kailangan ko kasi ito, eh. Sana nandito yung susing hinahanap ko. Sige. Pa niyan, dami yatang nilalabas. Hindi naman ho kasi hindi naman ho masyado mabigat na trabaho to eh. Tsaka kailangan din naman, di ba, matutunan natin to. Oo nga, Pit. Tsaka isa pa, nalilibang naman kami. Uh-huh. Eto talaga wala naman kami pasok ngayon. Eh, pati nga ako, sir. Natututo na rin po ako maglaba dahil sa kanila. Saka nahahawan na rin po ako sa kasi paga nila. Pag-alagay ka naman. Bueno, kung talagang kusang loob nyo yan, kayong bahala. Mabuti na nga siguro yung matutunan nyo gawa yung bahay dito. Sige, may iwan ko muna kayo, ha? Buisip talaga. Akala ko pa naman pipigilan ako. Yun pala. Pero alam niya, hindi naman niya ako masusubukan. Dahil ipapakita ko sa kanya kahit anong gawin ni Mara. Kaya ko rin. Boss. Ano? Nakata ko? Oo, oh, boss. Nakausap ko mismo yung magulang na Mel. Magbibigay daw sila ngayon. Oo, no, kita mo na. Sabi ko sa inyo, kakagat din yan eh. Oo nga eh. Natuwa nga rin ako eh. Oo. Oh. Eh, kaya lang boss eh. Kaya lang ano? Yung mga tauhan nila Mera, halos nandiyan na sa paligid natin. Eh, sa tingin ko, tayo ang pinapost yan eh. Paano natin may ilalabas yung dalawa? Siya, meron talaga ayaw tayo tanda na, no? Pag ginawa natin yun eh, matitiklo tayo. Eh, paano ngayon may babiyahin ngayon?
Eh, di ba huwag nga kayong maingay? Nag-iisip ako eh. Dahil sa palagay ko, ako lang may isip dito. Hindi naman ginagamit yung utak nyo eh. Sigurado ka ba na ano? Na hindi makakatakas yung mga alaga nyo? Sigurado na, boss. Nilak ko na yung pinto. O sige, iwanan muna natin sila rito. Ililigaw muna natin sila, Lamera. Bigla natin silang tatakbuhan. Tsaka na lang tayo babalik dito. Balikan natin sila. Tara! Leo! Sabihin ko nga muna kayo. Hmm? Bakit, Mami? Hindi ko maintindihan eh. Bakit ba kayo nagpapakahirap na gawin yung mga gawaing bahay? Eh, meron naman tayong mga tauhan. Ayan talaga trabaho nila. Mami, hindi naman humahirap itong ginagawa namin eh. Tsaka nag-i-enjoy naman kami, tita. Talaga? Tsaka maganda nga akong exercise itong natututunan na namin, Mami. Hmm. Alam niyo, hindi ako naniniwala sa inyo. Alam ko yata kung gaano kahirap yung maglabat, maglinis ng bahay. Eh, hindi ko maintindihan kung bakit gusto niyo kayo pang naglalabat. Mano-mano pa. Mami, alam niyo, okay lang ako, okay? Please lang, huwag niyo na akong pigilan. Kasi, alam niyo, nag-i-enjoy naman ako dito sa ginagawa ko eh. At saka isa pa, hindi naman masyado ito naman. At saka alam niyo, tama lang si Daddy. Hindi ako dapat masanay na lagi na lang akong pinagsisilbihan. Ako na lang lagi nag-uutos. Kailangan naman maranasan ko rin kung gaano kahirap yung mga gawaing bahay dito katulad ng mga ginagawa ng ibang tao dito. Tsaka mami naman, kung kaya nila naman namin ah. Kaya nung wala kayong bilib sa amin. Tsaka sa palagay ko, mami, ito talagang gusto mangyari sa akin ng daddy. Ang makaranas ako ng hirap. Lilipat na naman tayo. Sino ka? Pati ka kumikibo. Palalayain ko kayo. Ano? Hindi ka pa nagbibiro? Palalayain ko kayo sa isang kondisyon. Lalabas kayo dito sa bahay na to na may takip yung mga mata nyo at susundin nyo lahat ng sasabihin ko. Oo! Lahat ng sabihin mo, susundin kami. Nakikilala nyo ba kung sinong kumidnap sa inyo? Hindi nga eh. Sino nga ba sila? Huwag yun ang alamin. Hindi na kakailangan malaman. Ang importante, makatakas kayo dito, hindi ba? Oo na, sige na. Pakawalan mo lang kami. Ayan na tayo. Ang buhay minsan nagkapagtataka.